makikita nyo dito sa aking side mirror na tuwid ang ating truck trailer ay nakatuwid. Tapos ang ating steering po, kung makikita nyo, ay nakatuwid din lang. Yan. Yan, nakatuwid. Ang gagawin ko po ay ating yan ng pakaliwa. So, gago ko ngayon ni Atras. So, tingnan natin kung ano naging reaction ng ating gulong. Yan, kaunti. Makalabas ko pakaliwa, kaunti. Yan. Nakikita nyo, bumabali na siya. Ayan. Walang dyan. Okay po mga kaibigan, yan. At nakikita nyo na, nabali na siya dito sa ano, yan, kung makikita nyo, medyo nakabend na yung first at second trailer, nakabend na siya. Or yung naka yan. Tinatry ko pong maipakita sa inyo ng maliwanag yung mga nagiging reaction ng ating mga trailer. So yan, umaba pa siya, nakalabas na siya. At yung ating sa tractor ay pumasok na sa loob papunta sa kaliwa. So yan po. At kung mapapansin nyo din ito, yan, maliit lang yan, maliit maliit lang na angle yung ginawa ko sa steering natin. Ito po yung naging, so ito po yung diretso nyan, yan ang diretso. Kung mapapansin nyo yung ating trailer medyo pumunta sa kaliwa, sa kanan pala yung medyo pumunta sa kanan, sorry. At ito, puntahan natin dito sa likod, dito sa pinaka bridge. Kung mapapansin ninyo, ayan. So, kung nasa gilid kayo, mapapansin nyo yung ating gulong. Doon sa pop trailer, may kaunti siya pupunta ng kaliwa. So, kung hindi nyo masyado makita, lalaki-lakihan ko pa yung pagkaka-angle nitong trailer natin. Tingnan natin dito sa likod. Kung mapapansin nyo o makikita nyo yung angle na sinasabi ko. Ayan. So, ito yung diretso nyan. Makikita nyo, medyo nakabali siya. Pero lalaki-lakihan ko, medyo hindi masyadong klaro sa video. Pero kung makikita nyo itong mark, yung skid mark na yan, kung mapapansin ninyo, ayan, papunta doon sa una. Pag ano ko dyan yan, makikita nyo yung, tingnan nyo po yung ano, yun doon, yun ang axle ay medyo lumabas na siya papunta rito sa kaliwa. Ito, kung makikita nyo, medyo nakalabas siya, medyo lalaki-lakihan ko pa at para makita nyo maigi. Ayan po mga kaibigan, mapapansin nyo, makikita ninyo ay nakatuwid na yung trailer. Kaya po nung sabi ko dun sa ating medyo una-unang clip, ayan, so kulang pa siya ng kaunti para tuwid na tuwid. Pero almost na matutuwid na siya. Yung ganyang position, kung ikaw yung nag-ooperate nitong equipment, itong ganitong position, ganitong angle, kailangan mo na siyang kontrahin or ibalik mo na yung steering mo bago pa ito tuluyang maging tuwid na tuwid para hindi kayo malate. Para hindi kayo mag-shety-shety yung trailer ninyo. Yan. So yan po yung mga position na kailangan binabawi na yung manubela para hindi kayo malate o mahuli sa pagbawi, para hindi nag-ekis-ekis yung trailer ninyo. So,
Yan, yung ganyang posisyon. Yung ganyang posisyon po ang yung steering ko, yung left, 'di ba? Naka-turn sa right yung ating steer axle o yung gulong. Itong ganitong position na yung tong ganito na medyo malapit na siyang totally 100% na tuwid, kailangan niyo nang ipihit pa kaliwa yung inyong axle. Yan. Ayan po mga kaibigan, at makita niyo tuwid na po yung ating trailer, yung pop trailer at saka yung ating lead trailer, at yung truck ay tuwid na po. Yung po lang yung magiging dapat gawin bago siya tuluyang maging tuwid ay kontrahin na agad, ipihitin agad yung manubela pabalik para hindi kayo ma-late, kasi pag hindi nyo agad pinihit yon, mali-late kayo, kaya masusobrahan doon sa kabila, pipihit na naman kayo, kaya magbabali-bali or mag hindi nyo agad siya matutuwid kasi late yung pagpihit ninyo. So kailangan bago siya totally maging diretso, inyo na siyang kukontrahin agad kung saan man yung act. So ngayon, ganun lang po mga kaibigan ng pagpihit ng ating steering. Kung makikita nyo na malapit na siyang tumuwid yung trailer saka yung truck nyo, inyo na agad kung babawiin o kukontrahin yung steering bago pa dumating yung tuwid ng dalawa, para hindi kayo nalilate. Kasi pag nalate kayo ng pagpihit, masusobrahan na naman yung trailer nyo, yung bali ng trailer nyo doon sa kabilang side. So maghahabol kayo ngayon ng pihit, kaya magsisigsag-sigsag yung trailer nyo habang iniatras nyo. Kaya yun po ang pinaka maigi. Bago pa magtuluyan siyang dumiretso, matuwid, inyo na po siyang babawiin sa kaliwa o babawiin nyo kagad sa kanan ng pagpihit ng manubela ninyo para hindi masobrahan, kasi kung antayin nyo siyang matuwid kaga ng posisyon na tuwid bago nyo pa yung truck nyo maituwid din katulad ng sa inyong trailer, ay lampas na, mababali na dun sa kabila, mababali na dun sa likod. Kaya ganun lang po ang idea para mapaalwan ninyo yung status ng inyo pong pag-aaral ng pag-back up o pag-reverse ng B-train. Ganun lang po, kung kayo po ay may mga tanong pa at susubukan ko pong maipaliwanag sa inyo, maipakita sa inyo kung paano itong proseso nitong pag-trust ng B-train. So kung mapapansin nyo sa aking side mirror, nakadiretso lang po yung aking steering at tapos medyo naka-angle po ako sa kanan. Ayan, natin yung dito sa kaliwa para pumunta yung ating trailer. So, bale, babalik ko lang po. Ayan. So, before siya tumuwid, ayan, nakabali na siyang ganyan. Tuwid yung dalawang trailer, ang isang trailer, nakatuwid yung pinaka-lead. Pero yung pinaka-pop ay nakabali papunta sa kaliwa. So para maunat ko po yan, ano yung ito sa kabila, yan. Tapos dahan-dahan lang po yung pag-atras. Yan, natuwid na siya. Pag natuwid na, tutuwid din naman natin or i-straight natin itong ating lead trailer. Yan. Tapos, yan, ganyan, dahan-dahan lang po ganyan. Dahil naka-angle pa siya papunta sa left, kailangan ko sundan sa bandang kanan. Ayan. So kung mapapansin nyo ito sa bridge, ay tuwid na sila yung trailer, pero yung truck ko hindi pa siya tuwid. So aning lang po yan. Yan, ganyan lang. Tapos yan. Kailangan lang po talaga is mabagal lang yung pag-move ng truck nyo para mas madali nyo siyang makontrol kung kailangan nyong i-correct yung inyong mga angle. Yan. So pag tumawid na, tuwid lang yan. Trust nyo lang po ng ganyan, dahan-dahan lang, at inyong obserbahan ng inyong surrounding, kaya no, medyo pumiligo, ayun, ganyan o, para matuwid agad. So, medyo kailangan, unti-unti lang po yung angle, kasi pag lumaki na yung angle niya, mahirapan kayo. So, kailangan nyo mag-move forward, matuloy kayo. Ayan o.
unti-unti lang yung galaw. So yung bumali ulit siya ng kaunti, bawiin. Tapos bawiin sa mas ano ga, yun. So basta lagi nyo tatandaan, bagal lang muna kayo sa umpisa. Ayan. Para mas madali nyo siyang makontrol, madali nyo siyang makukuha. Ayan. So wait lang. Ganyan po. Sana po nakita nyo yung mga pag-ano ng pag-angle sa pag, at sa kung paano magkuha ng pag-pihit ng steering pag sa ini-atras at kung kaunti lang yung pihit ng steering natin ng mga ano nya, hindi yung sobrang lalaki kasi pag malaki na yung mga ano nyo, nahihirapan kayong unatin. So mag-move forward, wala yung problema. Kung kailangan mag-move forward para maikorek yung inyong pag-atras ng V-train. At lahat po tayo nga, gaya ng sinabi ko sa unang video, lahat po tayo ay nag-umpisa sa learner, sa walang experience. At ano, unti-unti natin magiging yung experience at mamamaster yung isang bagay sa kapag lagi nyo na siyang na-apply. Ayan po. At tapusin natin kung makikita nyo. At dumi pa yung aking side mirror. Ayan. So, atras ulit tayo. At dumi po naman yung sa kanan. At lalapit-lapit ko lang po ng kaunti sa truck ni Manoy. Kaya kung mapapansin nyo, mabagal lang ang galaw ng ating truck para mas madali ko siyang makontrol o mas madali nyo makontrol kapag i-atras nyo. Sana makadagdag information ko sa inyo paano mag-atras ito na hindi kayo nahihirapan. O yan po at maraming salamat sa inyong sumala pala, ayan. Ayan po, at maraming salamat sa inyong pagsama dito. At ako po ay pupunta lang doon sa opisina para ibigay ko yung papeles at ng process na nila yung mga dokumento. Thank you po. Ayan po mga kaibigan, at ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga comment. At ipo na ginawa ko po ulit itong video na to para dagdag informasyon pa tungkol dito sa pag-atras ng V-train. At yun po, lagi nyo pong abangan ang aking mga videos at suportahan nyo po ulit itong channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you po at kita-kita po ulit tayo sa sunod ko na video.